My husband a legendary man. Kabanata 576, ang ina ni Andy Wo. Ang tunog na ito ay nagdadala ng malakas na pagpigil at kapangyarihan ng pagtagos, na yumanig sa eardrums ng lahat, nakakabingi na parang kulog. Ang mga taong gumawa ng tunog na ito ay ang pinuno ng Tian Shan School. Ang occult therapy of self-healing na sinanay ni Andy Wo ay isang malalim na misteryosong sining, at ang summit sa occult technique of body protection. Hindi pamilyar dito ang mga tagasunod ng Tian Shan School, ngunit alam ng pinuno nila ang occult therapy of self-healing. Ang occult therapy of self-healing ay hindi maaaring gawing immortal ang isang tao, at may mga paraan upang malutas ito. Ang punto ay panatilihing maayos ang kaluluwa. Kaya kapag nawasak ang kaluluwa, hindi nagagana ang occult therapy of self-healing. At ang kaluluwa ni Andy ay nagtago sa loob ng upper elixir field sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa madaling salita, ang kahinaan ni Andy ay ang kanyang upper elixir field. Kapag nasaksak ang itaas na elixir field ni Andy, masisira ang kaluluwa ni Andy at tiyak na mamamatay siya. Nang marinig ang mga salita ng pinuno, biglang nagningning ang mga mata ni Leng Zusu. Tumugon siya ng may paggalang, "Nakuha ko, Master." At pagkatapos, tumingin siya kay Andy, na may penonabik sa kanyang mga mata, at mas matinding puot na nakamamatay. Bahagyang nakabuka ang mga labi, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Ngayon, pumunta ka sa impyerno." At pagkatapos, biglang hinugot ni Leng Zu ang kanyang espada, at direktang sinaksak ang gitna ng mga kilay ni Andy. Ang espadang ito ay nagdala ng mas malakas na sigla, at ang kapangyarihan na kinuha nito ay maaaring makabasag ng malaking bato. Ang galit ng espada ay parang isang laser, at kumislap patungo sa gitna ng mga kilay ni Andy. Ngayon ang nakamamatay na galit ni Leng Zu ay masyadong malakas. Ilang beses niyang nabigo na patayin si Andy noon, na halos mabaliw sa kanya. Ngayon ay nahanap na niya sa wakas ang kahinaan ni Andy, at labis siyang nasa sabik. Hindi na siya makapaghintay na makitang mamatay si Andy. Nakaramdam ng pangangati si Andy sa paligid ng kanyang mga kilay, at medyo natakot siya na natagpuan ni Leng Zu ang paraang pagsira sa kanyang occult therapy of self-healing, nakakilakilabot sa kanya. Sa sandaling nagawa niyang mabutas ang gitna ng mga kilay nito, wala nang makakaligtas sa kanya. Ngayon ay naglakas loob si Andy na hindi na maging pabaya. At kaagad siyang umiwas sa kanyang pinakamabilis na bilis, at itinaboy ang matalas na espada ni Leng Zu. Nabigo si Leng Zu na saksakin si Andy, at walang pag-aalinlangan, sumulong siya, at hinabol si Andy. Hindi pa ganap na naka-recover si Andy, at hindi niya magagamit ng normal ang kanyang kapangyarihan. Kaya't sa pagharap sa pag-atake ni Leng Zu, ang una niyang reaksyon ay umiwas, ngunit hindi yun isang pangmatagalang paraan. Sa ilalim ng mabilis na tulan ni Leng Zu, marahas na pag-atake at mahigpit na paghabol ni Leng Zu, kahit na ilang beses nang naiwasan ni Andy ang kanyang pag-atake, wala siyang paraan para makapagtago sa wakas. Walang magawa, nang muling humampas si Leng Zu gamit ang kanyang espada, marahas na pinakawalan ni Andy ang kanyang suntok kay Leng Zu. Ang lakas sa loob ng suntok ni Andy ay hindi mahina, ngunit ito ay nasira at nawala sa isang segundong nakaharap sa espada ni Leng Zu. Nang maputol ang suntok, dinala ng espada ni Leng Zu ang lahat sa harap nito at inatake ang katawan ni Andy. Nag-iwan ng malaking sugat ang espada sa dibdib ni Andy, na nagpasakit sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi nasaktan ang kanyang kaluluwa, kaya't maaari pa rin gumana ang kanyang occult therapy of self-healing. Kaya nakabawi siya sa isang iglap. Alam ni Leng Zu na walang silbi na saksakin ang katawan ni Andy maliban sa gitna ng mga kilay nito, na maaaring pumatay sa kanya. Kaya't ipinagpatuloy ni Leng Zu ang pagsaksak patungo sa gitna ng mga kilay ni Andy nang walang putol. Natakot si Andy at mabilis siyang umiwas. Sa tuwing sasaksakin ni Leng Zu ang mahinang sentro ng mga kilay ni Andy, mabilis na umiiwas si Andy upang matiyak na ang espada ay sinasaksak lamang ang iba pang bahagi nito, at minsan ay pipiliin ni Andy na lumaban. Hindi nag-effort si Andy na lumaban. Hindi siya nang ahas na bawasan si Leng Zu. Siya ay maingat at sinubukan ang kanyang makakaya sa bawat galaw. Si Leng Zu ay lalong naging mabangis at hindi nag-iiwan ng pagkakataon para kay Andy na magpahinga. Hinabol niya ng mahigpit si Andy. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, sasaksakin niya ang gitna ng mga kilay ni Andy. Ang kanyang nakamamatay na galit ay naging mas malakas, at ang kanyang mga hakbang sa pagpatay ay naging mas mahigpit. Sa napakalaking lugar, ang mga alo ng hangin ay lumiligid, ang lakas ng mga ito ay marahas, at ang nakamamatay na galit ay tumataas. Isang kaguluhan ang nabuo sa pinangyarihan. Makikita lamang na dalawang figure ang tumatawid sa isa't isa sa kaguluhan, mabilis na parang bolts. Daan-daang babaeng tagasunod mula sa Tian Shan School, ay tumingin sa dalawang nag-aaway ng tahimik. Para sa kanila, si Andy ay parang daga sa bitag. Siguradong mamamatay siya kapag naabutan siya ni Leng Zu. Hindi nila alam kung bakit nakaligtas pa si Andy matapos matamaan at masunog noon, kaya nakabantay pa rin sila.
Ngunit pagkatapos marinig ang direksyon ng kanilang pinuno, sa wakas ay nalaman nilang si Andy ay natuto lamang ng isang lihim na sining na may mga solusyon. Hinding-hindi makakaligtas si Andy sa ganitong sitwasyon. Maaga o huli ay papatayin siya ni Lengzo, at ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay. Bang bang bang. Naglaban sila ng walang katapusang round sa maikling panahon. Puno ng sugat at pasa ang katawan ni Andy dahil kay Lengzo. Ngunit salamat sa kanyang malakas na laman at occult therapy of self-healing, hindi siya nasaktan ng husto matapos makatiis ng ganoon katagal. Sa kabaligtaran, ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas at mas malakas. Ngunit para kay Lengzo, matigas ang ulo niyang patayin si Andy, kaya sinubukan niyang salakayin si Andy sa ganoong karahasang kalagayan. Ngunit hanggang ngayon, buhay pa rin si Andy, ngunit si Lengzo ay naging mas hindi mapakali at nataranta. Maging ang kanyang mga hakbang sa pagpatay ay wala sa ayos. Umakyat ang pagod sa kanyang kilay. Ang mga tagasunod mula sa Tianshan School ay nagbago lahat ng kanilang mga mukha. Walang sino man ang makakaasa na napakahirap para sa kanilang panganay na Marshall Sister na nasa ikawalong yugto ng Foundation Building Period, na talunin si Andy sa ikalimang yugto, kahit na sa napakatagal na panahon, na talagang hindi ka panipaniwala. Maging si Lengzo mismo, ay galit at namangha. Ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa kay Andy. Sa teorya, maaari niyang talunin siya ng walang kahirap-hirap. Ngunit kung bakit nabigo siyang talunin si Andy kahit na pagkatapos ng mahabang labanan, na hindi inaasahan. Bang! Muli silang nag-away sa isa't isa, at pagkatapos ay umalis. Pinatatag ni Lengzo ang kanyang katawan, at tumingin kay Andy na may matalas na mga mata, na binibigkas sa malalim na boses, pinagpigil mo ba ang iyong kapangyarihan? Talagang mas mataas ka kaysa sa ikalimang yugto ng panahon ng pagbuo ng foundation. Kung ang occult therapy of self-healing ang naging dahilan kung bakit imposibleng mapatay si Andy, kung gayon, sa pagsasalita, ang kanyang sariling kapangyarihan sa kabila ng occult therapy of self-healing ay higit pa sa ikalimang yugto. Kung hindi, maaaring libo-libong beses na siyang pinatay ni Lengzo. Ngunit sigurado si Lengzo na pinigilan ni Andy ang kanyang kapangyarihan, at hindi siya mas mahina kaysa sa kanya. Tumingin si Andy kay Lengzo ng may malamig na mga mata, at sinabing may mahinang galit, sinabi ko na sa iyo. Wala akong ideya kung ano ang foundation building. Ito ay katotohanan, ngunit si Lengzo ay hindi naniniwala sa kanya, at siya ay naging mas galit pagkatapos ng mga salita ni Andy. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, at sinabi ng may matinding galit na nakamamatay, huwag kang magsinungaling sa akin. Dapat kitang patayin. At pagkatapos ay lipad na siya patungo kay Andy. Lengzo, hindi mo siya mapapatay. Umatras. Sa sandaling ito, muling lumutang sa kalangitan ang boses ng pinuno mula sa Tianshan School. Para kay Lengzo, hindi may kakaila ang utos ng pinuno, at nang ahas siyang huwag itong suwayin. Kaya agad siyang napaatras. Nang lumayo si Lengzo, biglang lumitaw ang isang figure sa kalangitan, at dahan-dahang nahulog sa gitna ng plaza. Ito ay isang babaeng nasa katamtamang edad. Napakaganda niya, na maaaring magpagulat sa mga tao. Ang kanyang pag-uugali ay malaya sa kahalayan, ngunit mayroon ding sariling kamahalan. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas, na sapat na upang humanga ang langit at ang lupa. Leader. Nang bumagsak siya sa lupa, daan-daang kababaihan sa eksena ang lahat ay nakaharap sa kanya, lumuhod sa lupa, at yumuko sa kanya. Hindi lamang ang pinuno ng Tianshan School ay may marangal na katayuan, kundi pati na rin ang pinakamalakas na kapangyarihan. Ang lahat ng mga tagasunod ng Tianshan School ay nagpakita ng malaking paggalang sa kanya, bahagyang itinaas ng pinuno ang kanyang kamay, at sinenyasan silang tumayo. At pagkatapos ay dirdiretso siyang naglakad papunta kay Andy. Nakakalito para kay Andy na habulin ng mga babaeng iyon mula sa Tianshan School, na naging dahilan para hindi siya kasiya siya, ngunit iningatan niya ang kanyang galit sa kanyang puso. Ngunit nang makita niya ang pinuno ng Tianshan School, lahat ng galit at kawalang kasiyahan ay nawala kaagad, ngayon ay nakaramdam siya ng tuwa at namangha, labis. Nang dumating ang pinuno sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Andy ang kanyang emosyon sa wakas, na may luha sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwang sinabi niya sa namamaos na boses, Ina! My husband a legendary man. Kabanata 577, patayin mo siya ngayon. Ngayon, tuwang-tuwa si Andy. Hindi niya inaasahan na dito niya makikita ang kanyang ina. Ang ina ni Andy, si Ching Cheng Liu, ay mahal na mahal si Andy. Mahal na mahal din niya ang kanyang ina. Ngunit naghiwalay sila sa pinakamasakit na paraan. Nalason si Andy sa pagkain ng kanyang ina, na naging tanga sa loob ng 3 taon. Nang bumalik sa normal si Andy, nalaman niyang namatay na ang kanyang ina. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magpaalam sa kanya. Ito ang panghihinayang sa puso ni Andy. Ngayon ay biglang nakilala ni Andy si Ching Cheng Liu, na nagpasaya kay Andy. Hindi siya makapaniwala na buhay pa ang kanyang ina. Tumingin siya ng malalim kay Ching Cheng Liu. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa harap ni Andy,
Ang pinuno ng Tianshan School ay nagtanong nang walang pakialam, sino ang tinatawagan mo? Saglit na naging matigas ang mukha ni Andy. Huminto siya, pagkatapos ay sinabi, Ma, hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Andy. Nang matapos si Andy, biglang lumapit si Leng Zusu at sinigawan si Andy, tumahimik ka. Huwag kang bastos sa amo ko. Wala ring ekspresyon sa mukha ng babae. Malamig niyang tiningnan si Andy at walang pakialam na sinabi, hindi kita kilala. Ako ang pinuno ng Tianshan School, Yin Rongzong. Simple at direktang sagot ni Yin Rong. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na siya ay walang relasyon kay Andy. Gayunpaman, mariing sinabi ni Andy, ikaw ang aking ina, Xing Cheng Liu. Hindi kita mapagkakamalan. Sigurado si Andy na hindi niya mapagkakamalan ang kanyang ina. Nagtataka man siya kung bakit biglang naging pinuno ng Tianshan School ang kanyang ina, sigurado pa rin siyang nanay niya ang pinuno ng Tianshan School. Narinig ni Leng Zhu ang mga salita ni Andy, at agad na sinabi kay Andy na galit, wala ka talagang kahihiyan sa ulo namin. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa pagpatay? Nang tuwang-tuwang tinawag ni Andy si Yin Rong bilang kanyang ina, naisip ni Leng Zhu na mayroong espesyal na relasyon sa pagitan ni na Andy at Yin Rong, ngunit nang makitang walang pakialam si Yin Rong na tinanggihan si Andy, napagtanto ni Leng Zhu na naglalaro na naman si Andy. Naisip ni Leng Zhu na natatakot si Andy na mapatay siya kapag nakita na ang kanyang occult therapy of self-healing, kaya sinasadya niya ito. Ang iba pang mga babaeng disipulo ng Tianshan School na naruroon ay agad na sumunod sa mga salita ni Leng Zhu at nagsabi, Oo naman, lahat ng lalaki ay masama sa mundo. Upang mabuhay, naglakas loob pa siyang saktan ang ulo natin. Gusto pa niyang maging kamag-anak ng ulo namin. Walang hiya talaga siya. Ang mga ganyang tao ay dapat putulin ng pira-piraso. Lahat ng tao sa malaking plaza ay sinisisi si Andy at hinahamak ang kanyang pag-uugali. Walang pakialam si Andy sa pang-iinis at panlalait ng ibang tao. Laging nasa Yin Rong ang atensyon niya. Habang tinitignan siya nito, mas naramdaman niyang mabait ito. Kahit na si Yin Rong ay palaging walang malasakit, si Andy ay nakaramdam pa rin ng labis na kasiyahan. Naniniwala siyang nanay niya ang babae. Para kay Andy, ang Tianshan School ay parang isang ilusyon na pag-iral. Nagdamdam siya nang dumating siya sa lugar na ito nang hindi maipaliwanag, ngunit ang hitsura ni Yin Rong ay nagpabago sa isip ni Andy. Nadama niya na marahil ito ay kalooban ng Diyos at kahit na ang Diyos ay tumutulong sa kanya upang mabawi ang kanyang mga pagsisisi at hayaan silang magsama muli sa isang espesyal na paraan. Saang school ka galing? Bahagyang tumingin si Yin Rong kay Andy, at pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Nagulat siya na ang isang practitioner sa foundation building period ay talagang makakabisado ng occult therapy of self-healing. Hindi pinansin ni Yin Rong ang sigla ni Andy sa kanya, malamig na tanong niya kay Andy. Sinubukan ni Andy ang kanyang makakaya na huwag pakialaman ang kawalang interes ni Yin Rong. Taus-puso siyang sumagot kay Yin Rong, hindi ako kabilang sa anumang paaralan. Ang occult therapy of self-healing ay itinuro sa akin ng aking Panginoon na si Jin Yang Yang. Ano man ang ugali ni Yin Rong sa kanya, si Andy ay palaging nag-trato sa kanya ng taus-puso at magalang. Narinig ni Leng Zhu na sinabi ito ni Andy, at pagkatapos ay samabad, kalokohan. Nagsisinungaling ka, dapat ay nanggaling ka sa ilang paaralan. Jin Yang Yang. Bakit wala akong narinig tungkol sa taong ito? Bahagyang kumunot ang noo ni Yin Rong, at malamig na sinabi. Ang occult therapy of self-healing ay kabilang sa medyo advanced na lihim na pamamaraan ng paglilinang. Ang mga taong may ordinaryong antas ng paglilinang ay hindi maaaring magsanay nito, habang si Andy ay nasa ikalimang antas lamang nigpanahon ng pagbuo ng foundation. Ang antas ng paglilinang na ito ay hindi maaaring makabisado ng occult therapy of self-healing, ngunit si Andy ay napakahusay dito, na hindi maiiwasang nakapag-usisa kay Yin Rong. Gusto niyang malaman kung saan nanggaling si Andy, ngunit halatang hindi kapanipaniwala ang sagot ni Andy. Si Jin Yang Yang ay kaibigan ng aking lolo na si Wulay. Dapat ay narinig mo na ito. Pero hindi mo man lang ako naaalala ngayon, tiyak na hindi mo siya kilala. Hindi naman ako nagsinungaling sa iyo, nagsasabi ako ng totoo. Tumingin si Andy kay Yin Rong ng seryoso at same time na sinabi. Pagkasabi nito ni Andy ay nanlamig ang mga mata ni Yin Rong. I advise you not to play tricks in front of me. In any case, hindi kami lolokohin mo, malungkot na sabi niya. Napuno ng galit ang sinabi ni Yin Rong. Hindi siya naniwala kay Andy. Alam ni Andy na naiirita si Yin Rong. Mas naging sincere ang ugali niya. Tumingin ito sa kanya at sinabing, I really didn't lie. I will never lie to you. Nang matapos magsalita si Andy, itinaas ni Yin Rong ang kanyang kamay at kumaway, at biglang may isang mahabang puting lubod na lumipad mula sa kanyang cuff. Tila may sariling kamalayan ang mahabang lubod, at mabilis itong umikot sa katawan ni Andy. Gustong tumakas ni Andy, pero sobrang lapit nila ni Yin Rong at masyadong mabilis ang takbo ng lubod, wala siyang oras para tumakbo.
Sa isang iglap ay itinali siya ng mahigpit ng puting lubod. Agad na nagpumiglas si Andy. Gayunpaman, habang nagpupumiglas siya, mas humigpit ang tali sa kanya. Hindi niya magawang humiwalay sa lubod. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumagos ang lubod sa laman ni Andy. Walang pakialam na tumingin si Yinrong kay Andy, at sinabing, huwag kang magpumiglas. Hindi ka makakatakas sa aking lock fairy rope. Ang immortal lock ang rope ay isang magic weapon na nilikha ni Yinrong. Kahit sino pa ang nakagapos ng immortal lock ang rope, mahihirapan siyang makawala dito. Kahit na ang isang tao ay may malaking kapangyarihan, mahirap kumawala. Dahil habang pinipilit mo, mas mahigpit ang pagkakatali nito sa iyo. Maaari itong dahan-daang tumagos mula sa ibabaw ng balatang isang tao patungo sa kanilang laman at dugo. Dahil ang immortal lock ang rope ay isang magic na sandata na ginawa ng isip ng mga tao, susundin nito ang mga aksyon ng isip ng may-ari nito at napakahirap masira. Gayunpaman, napakahirap ding isagawa ang magic weapon na ito. Una sa lahat, ang antas ng paglilinang ng isang tao ay dapat man lang makalusot sa panahon ng pagbuo ng foundation at makapasok sa virtuoso phase bago maituring na may lakas ang isang tao upang lumikha ng isang magic weapon. Pangalawa, ikaw kailangan ding magkaroon ng napakalakas na pasensya at syaga. Ang daan upang likhain ito ay mahaba at mahirap para sa karaniwang tao na magtiis. Gayunpaman, nagawa ni Yinrong ang immortal lock and grope, na sapat na upang ipakita na naabot na ni Yinrong ang virtuoso phase. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng isang practitioner sa virtuoso phase at sa foundation building period ay napakalaki. Ang isang practitioner sa foundation building period ay kailangang bumuo ng isang dan sa kanyang katawan upang makapasok sa virtuoso phase, ngunit ang pagbuo ng isang dan ay isang partikular na mahirap na gawain. Maraming tao ang nananatili sa panahon ng pagtatayo ng foundation para sa kanilang buong buhay, hindi maabot ang virtuoso phase. Napakakaunting mga tao sa Tian Shan School na pumasok sa virtuoso phase, na nagpakita na ang agwat sa pagitan ng foundation building period at virtuoso phase ay napakalaki. Hindi lang makawala si Andy sa sandata ni Yinrong, isang master sa virtuoso phase. Tumigil siya sa pagpupumiglas nang marinig niya ang mga salita ni Yinrong, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yinrong at sinabing, "Hindi ako nagsisinungaling. Kailangan mong maniwala sa akin." Hindi naniniwala si Yinrong kay Andy. Hindi siya nagdalawang isip at agad na nagutos, patayin siya ngayon. My husband a legendary man. Kabanata 578, mayroon kang dalawang pagpipilian. Bagamat sinabi ni Andy na si Yinrong Zong ang kanyang ina, hindi siya pinaniwalaan ni Yinrong. Dahil hindi maibigay ni Andy ang kapaki-pakinabang na impormasyon sa kanya, ayaw niyang magaksaya ng oras, kaya inutusan niya ang kanyang mga alagad na patayin ng direkta si Andy. Nakuha ni Leng Zuso ang utos at kaagad na magalang na sinabi, "Oo, guro." Tapos tumingin siya kay Andy. Sa sandaling ito, labis na nasa sabik si Leng Zu. Gusto niyang patayin agad si Andy. Tinuro niya ang noo ni Andy gamit ang kanyang espada. Nakatali si Andy gamit ang immortal lock ang rope at hindi makagalaw. Wala siyang puwang para lumaban sa harap ni Leng Zu. Kung sinaksak niya ito ng kanyang espada, tiyak na mamamatay ito. Si Andy ay hindi natatakot sa kamatayan, ngunit ayaw niyang mamatay ngayon. Agad niyang nilinggan si Yinrong at nag-aalalang tumawag, "Nay, anak mo ako, Andy. Hindi mo ako papayag ang patayin ng iba." Hindi matanggap ni Andy ang katotohanan na ngayon lang niya nakilala ang kanyang ina at papatayin na siya ng alagad ng kanyang ina. Gayunpaman, walang pakialam pa rin si Yinrong. Agad na nagalit si Leng Zu. Galit na sigaw niya, "Shut up, it's time to end your life." Pagkatapos ay pinisil niya ng mahigpit ang hilt ng espada at sinimulang patayin si Andy. Ngunit bago pa sasaksak ng kanyang espada si Andy, biglang may nagpanik na boses. "Sinasalakay tayo ng Shaoyao School." Sigaw ng isang babae. Nang marinig ito, biglang huminto si Leng Zu at tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Ang babae ang responsable sa pagbabantay sa gate ng Tian Shan School. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa gilid na ito. May bahid ng dugo ang katawan niya, halatang matinding-matinding labanan sa labas. Ang Shaoyao School at Tian Shan School ay nasa iisang bundok at magkaharap sa kabila ng bundok, wala pang 10 milya ang layo. Ang Tian Shan School ay puro babae, habang ang Shaoyao School ay puro lalaki. Hindi sila compatible sa isa't isa. Maraming mga salungatan sa pagitan ng dalawang partido. Ang kanilang alitan ay hindi tumigil sa mahabang panahon. Ngunit ngayon, bigla silang inatake ng Shaoyao School na hindi pa nangyari noon. Nagulat ang mga taong naroroon, at kasabay nito ang matinding galit na lumitaw sa mga mata ng lahat. Agad na tinitigan ni Yinrong si Andy, matigas na sinabi, "Taga Shaoyao School ka." Masyadong abnormal ang ugali ng Shaoyao School, kaya naisip agad ni Yinrong na si Andy ay isang especially iya mula sa Shaoyao School.
Nang marinig ito ni Lengzo, nag-echo agad siya, oo, dapat ay taga Shaoyao School siya. Dapat pumunta dito ang Shaoyao School para iligtas siya. Hindi ko rin alam ang tungkol sa Shaoyao School. Busy si Andy sa pagpapaliwanag. Ang mga babaeng ito dito ay hindi maniniwala sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, bigla siyang sinisi ng lahat, huwag ka nang magsinungaling. Dumating na ang iyong mga kapwa alagad para iligtas ka. Nakakainis talaga ang Shaoyao School. Pinaglalaroan pa nila tayo ng ganitong klaseng pakana, pinapasok muna tayo para istorbohin tayo, tapos susulitin tayo. Kasuklam-suklam talaga sila. Patayin mo muna siya. Hindi natin sila hahayaang iligtas siya. Napagpasyahan na ng lahat ng babae sa eksena na si Andy ang especially Ian na ipinadala ng Shaoyao School. Hindi na kaimik si Andy. Ngayon na pagtanto niya na ang mga babaeng ito ay masyadong malalim ang pagtatangi sa mga lalaki. Hindi niya maintindihan ang sinabi ng mga ito, at hindi sila naniwala sa sinabi ni Andy. Ngayon hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, hindi plano ni Yinrong na patayin si Andy ngayon. Tiningnan niya ng malalim si Andy at saka nag-utos, ikulong mo muna siya at ilayo mo. Walang sino man ang pinapayagang pumatay sa kanya nang wala ang utos ko. Dahil bigla silang inatake ng Shaoyao School, naniwala si Yinrong na pumunta sila dito para iligtas si Andy. Gusto niyang i-hostage si Andy at gamitin ito ng husto. Nang marinig ang utos ni Yinrong, agad na kinuha ng dalawang babae si Andy na nakagapos na ng Immortal Locking Rope. Ang iba sa kanila ay sumunod kay Yinrong at sabay na pumunta sa gate para harapin ang Shaoyao School. Bago sila makarating sa gate, nakita nila na ang mga disipulo ng Shaoyao School ay pumasok na, pinamumunuan ng isang lalaking nasa katanghali ang gulang na puno ng puot. Sa sandaling makita ng lalaki ng Shaoyao School si Yinrong, sumigaw siya, sa wakas ay nagpakita ka na. Akala ko ay natatakot kang lumabas. Ang lalaki ay si Roosong Liao, ang pinuno ng Shaoyao School. Sina Roosong at Yinrong ay nag-away ng maraming taon, ngunit palagi silang pantay-pantay. Sa mga taong ito, pinaghirapan nila linangin ang kanilang martial arts para manalo sila sa laban sa susunod na tunggalian. Sa sandaling makita ni Yinrong si Roosong, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Tinitigan niya ito at malamig na sinabi, nababaliw na ba ang mga tao mo ngayon? Naglakas loob kang pumasok sa Tianshan School ko. Walang pakialam si Roosong sa panunuya ni Yinrong. Natawa pa siya sa mismong lugar at sinabing, Yinrong Zong, mayabang ka sa harapan ko noon, pero ngayon matagumpay na nasira ang kapangyarihan ko. Wala kang pagkakataong talunin ako ngayon. Mas mabuting kausapin mo ako ng may paggalang, o papatayin ko kayong lahat. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagbago ang mukha ni Yinrong. Siya at si Roosong ay palaging maihahambing sa lakas, at pareho silang nasa ikatlong antas ng Virtuoso Phrase. Kung talagang lumaban sila, magdudulot ito ng pagkawasak sa magkabilang panig, kaya all these years mayroon lang silang alitan at hindi talaga naglalaban. Bagamat may isang pagkakaiba lamang sa pagitan ng ikatlo at ikaapat na antas, ang unang tatlo ay nasa unang yugto ng Virtuoso Phrase, at ang ikaapat na antas ay nasa gitna ng Virtuoso Phrase, kaya napakalaki ng agwat ng lakas. Si Roosong ay papasok sa Tianshan School sa oras na ito, kaya lumabas na siya ay mas malakas kaysa dati. Natahimik sandali si Yinrong, pagkatapos ay tinitigan niya si Roosong at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Roosong Liao, minamaliit talaga kita. Ang kapangyarihan ni Roosong ay gumawa ng isang malaking tagumpay, at siya ngayon ay nasa napakagandang mood, lalo na nang makita niya ang kasalukuyang ekspresyon ni Yinrong. Yinrong Zong, alam kong galit na galit ka na nalampasan ko ang ikatlong antas ng Virtuoso Phrase. Ngunit marahil ito ay isang magandang bagay para sa iyong Tianshan School. Malakas niyang sabi. Habang sinasabi niya ito, tinamaan ng mga mata ni Roosong ang babaeng disipulo ng Tianshan School sa likod ni Yinrong, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matako na tingin. Anong ibig mong sabihin? Napuno ng galit si Yinrong. Nagdilim ang mukha niya at may galit na sinabi. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang lahat ng iyong mga disipulo ay papatayin. Ang pangalawa ay ang ating dalawang paksayon ay sumanib sa isa. Sa aking Shaoyao School bilang pinuno, ang iyong mga alagad ay narito upang magluto para sa atin. Ngumiti ng masama si Roosong at sinabing, "My husband a legendary man. Kabanata 579, patayin lahat ng babae." Sina Roosong Liao at Yinrong Zong ay nag-away sa loob ng napakaraming taon. Nakaipon na siya ng tambak na hinanakit sa kanyang puso. Ang mga babaeng ito ng Tianshan School ay mayabang at napakagaling din nilang makipagtalo. Sa tuwing mag-aaway sila, ang kanyang mga alagad ay pinapagalitan nila hanggang sa puntong kailangan na nilang sumuko. Napakasama ng pakikitungo nila sa mga lalaki. Si Roosong ay lubusang supilan sila. Lahat ng mga disipulo ng Shaoyao School, nang marinig nila ang mga salita ni Roosong, lahat ay tumawa ng malakas. Tuwang-tuwa silang lahat, magandang ideya. Ang mga babaeng makasarili na ito ay dapat pilitin na pagsilbihan tayo.
ang mga babae ay dapat kumilos tulad ng mga babae. Kung sunod sa Nguyen sila, baka umasa pa sila sa atin. Ang mga lalaking disipulong ito ng Xiaoyao School ay parang mga lobo, lahat ay nagpapakita ng kanilang tunay na kalikasan sa sandaling ito. Talagang pinigilan nila ang kanilang mga pagnanasa ng napakatagal. Bilang mga lalaki, mayroon silang pagmamalaki, ngunit ang mga kababaihan ng Tianshan School ay palaging minamaliit at pinahihirapan sila. Matagal na nilang gustong gamitin ang kanilang kapangyarihan sa mga babaeng ito. Ngunit dahil pareho silang makapangyarihan, ang dalawang paksayon ay nakatayong magkaharap sa loob ng napakaraming taon. Ngayon na ang pinuno ng Xiaoyao School ay nakarating na sa ika-apat na antas ng Virtuoso Phase, sa wakas ay mababasag na nila ang deadlock na ito, at syempre gusto nilang sakupin ang mga babaeng ito at tumayo para sa kanilang sarili. Nang marinig ng mga babaeng disipulo ng Tianshan School ang mga kahalayan na ito, agad silang nagalit. Itinaas ni Lengzu ang kanyang espada at humanin na sana sila. Ngunit sa sandaling lumipat siya, pinigilan siya ni Yinrongzong. Ang galit ni Yinrong ay hindi bababa sa kanyang mga alagad. Nais din niyang punatan ang mga mukha ng mga lalaking ito sa lugar, ngunit alam niya na ang kapangyarihan ni Roosong ay mas mataas na ngayon sa kanya, hindi siya maaaring kumilos ng biglaan. Mas malalim man ang hinanakit sa puso niya, kailangan niya itong pigilan. Matapos huminto si Lengzu, tumingin si Yinrong kay Roosong at sinabi sa malalim na boses, "May hostage ako." Hindi pinatay ni Yinrong si Andy kung sakali. Kung ang Tianshan at ang Zhongyao School ay pantay-pantay, kung gayon siya ay lalaban sa Zhongyao School kahit na ano paman, ngunit ngayon ang Tianshan School ay halos walang pagkakataon na manalo. Magagamit lamang ni Yinrong si Andy bilang hostage para i-blackmail si Roosong. Siya ang pinuno ng Xiaoyao School. Kung hindi niya pakialam ang kaligtasan ng kanyang mga disipulo, mawawalan siya ng suporta sa kanya mga alagad. Kung isasaalang-alang niya ang buhay ng mga hostage, malulutas ang krisis ng Tianshan School. Gayunpaman, nagulat si Roosong sa mga salita ni Yinrong at nagtanong, "Mga hostage." Nakita ni Yinrong ang naguguluhan na hitsura ni Roosong, lalo siyang nagalit. She stared at him and coldly scolded, "Roosong Liao, don't play tricks here. I won't fall for it." Pagkatapos ay direktang sinabi ni Yinrong kay Lengzu, "Pumunta ka at dalhin si Andy." Pagkatapos ay agad na pinuntahan ni Lengzu si Andy. Sa loob ng ilang sandali, dinala si Andy. Nang makita si Andy, napangiwi si Roosong at galit na nagtanong kay Yinrong, "Ano ang ibig mong sabihin ngayon?" Tunay na walang kamalay-malay si Roosong sa ginagawa ni Yinrong, ngunit naisip ni Yinrong na sadyang nagpapakatanga si Roosong. Sarcastic nitong sinabi sa kanya, "Mas mabuting huwag kang magsinungaling. Ngayong nadala na sa iyo ang lalaki, hindi ka pa rin umamin. You're clearly about it." Nagkatinginan sina Roosong at Andy, ngunit hindi nila kilala ang isa't isa, ngunit pinagsama sila ng Tianshan School. Matapos matigilan saglit, tumingin muli si Roosong kay Yinrong at sinabing, "Nakapasok na ako sa lugar mo. Bakit kailangan kong makipaglaro sa iyo? Paano ko malalaman kung sino siya? Hindi siya maaaring maging disipulo ng aking Xiaoyao School." Pagkasabi nito, agad na tinanong ni Roosong ang mga alagad sa likuran niya, "May kilala ba sa inyo?" Sabay-sabay na sumigaw ang mga disipulong ito ng Xiaoyao School, "Hindi." Pagkatapos, kinausap ni Roosong si Yinrong, ang lalaking ito ay walang kinalaman sa Xiaoyao School. "Ano ang ibig mong sabihin sa paghila sa kanya bilang isang bihag?" Isang tanong ang nagpatahimik kay Yinrong. Siya ay lubos na naniniwala na si Andy ay mula sa Xiaoyao School, ngunit ngayon ay hindi iyon ang nangyari. Nakita ni Roosong na walang masabi si Yinrong, tumawa siya ng malakas. "I see. Isa siyang lalaki sa private hideout ng Tianshan School mo, right? Paulit-ulit mong sinasabi na galit ka sa mga lalaki, pero may mga lalaki ka pa rin palihim." Sabi niya. Nang marinig ito, nagtawanan ang lahat ng mga disipulo ng Xiaoyao School. Agad nilang sinimulan ang kanilang pangungutya. "Wow, may romantic relationship sila ng lalaki. Hindi ko inaasahan na ang mga babaeng ito ng Tianshan School, na karaniwang marangal, ay magkakagusto sa mga ganoong lalaki. Yung tipong parang pulubi. Hindi ko maintindihan kung bakit nila siya nagustuhan. Siya ay isang wimp lang. Ilalabas mo siya bilang isang hostage laban sa atin. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat siyang maging disipulo ng Xiaoyao School? Siya ay isang cultivator lamang sa ikalimang antas ng foundation building yun. Kaya kung talunin ang sampu sa mga taong ito sa isang suntok." Ang mga taong ito ng Xiaoyao School ay nasiyahan dito. Kinutsa nila ang Andy at Tianshan School ng walang ingat. Galit na galit ang mga babaeng ito na nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Nandidiri ang mga ito sa mga lalaking ito at inikot ang kanilang mga mata kay Andy. Dumilim din ang mukha ni Yinrong habang nakatitig kay Andy at sa kabamulong dito, "Hindi ka talaga taga Xiaoyao School." Sa ngayon ay alam na rin ni Yinyong na ang Andy at Xiaoyao School ay talagang walang kinalaman sa isa't isa. "Sinabi ko na sa iyo na hindi ko pa narinig ang Xiaoyao School, lalo na't maging miyembro ka nito." Prangkang sabi ni Andy.
Matapos marinig ang mga salita ni Andy, lumubog ang puso ni Yinrong. Si Andy ay hindi taga Xiaoyao School, ibig sabihin ay wala silang makakapigil sa kanila sa Siko. Ang Tianshan School ay makakaranas ng isang sakuna. Napagtanto din ng mga babaeng disipulo ang panganib, at dumilim ang kanilang mukha. Sa oras na ito, mahigpit na tinanong ni Roosong si Yinrong, huwag kang mag-aksaya ng oras. Binigyan kita ng dalawang pagpipilian. Magpasya ka na, ang ating Tianshan School ay hindi kailanman susuko sa mga lalaki. Tumingin si Yinrong kay Roosong at sinabing, ang mga babae ng Tianshan School ay lahat ng galit sa mga lalaki. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa magpasakop sa mga lalaki. Ito ang sagot ni Yinrong at boses din ng buong mga disipulo ng Tianshan School. Nang marinig ito, mukhang mabangis si Roosong at matigas na sinabi, kung ganoon nga, huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit. Pagkatapos ay malakas na utos ni Roosong, patayin ang lahat ng babae. My husband a legendary man. Kabanata 580, huwag mo siyang sasaktan. Sa utos ni Roosong Liao, lahat ng mga tagasunod ng Xiaoyao School ay nagpalakas ng kanilang moralidad at sumigaw ng malakas, patayin sila. Umaalingaw-ngaw hanggang langit ang hiyawan. Dala ang tumataas na nakamamatay na puot, ang lahat ng mga tagasunod ng Xiaoyao School ay humawak ng matatalas na espada at gumawa ng malalaking hakbang patungo sa mga tao ng Tianshan School, handang umatake. Walang pag-aalinlangan, si Yinrong Zong ay nagutos, go! Nang marinig iyon, si Leng Zusu at iba pang babaeng tagasunod ng Tianshan School, lahat ay itinaas ang matalim na espada sa kanilang mga kamay at humarap sa hukbo ng Xiaoyao School na umaatake sa harapan. Lahat sila ay nagdala ng mabigat na nakamamatay na galit at tumataas na kapangyarihan. Ang puot sa loob ng maraming taon ay tila sumabog sa sandaling ito. Bago magsimula ang labanan, ang lumalaganap na puot sa pagpatay ay kumalat na sa itaas at ang buong eksena ay namumula ng sabay-sabay. Biglang naging tense ang atmosphere. Duwang, duwang, duwang. Sa marahas na tunog ng impact ng mga armas, sa wakas ay nagsimula na ang labanan. Mayroong mahigit 300 babaeng tagasunod ng Tianshan School. Ngunit ngayon lang nasira ng Xiaoyao School ang unang linya ng depensa ng Tianshan School at nagdulot ng matinding casualty sa Tianshan School. Kaya sa ngayon, mayroon lamang halos 200 babaeng tagasunod ng Tianshan School na maaaring sumali sa labanan. Ngunit sa Xiaoyao School, ang kabuuang bilang ng mga ito ay hindi bababa sa 300. Ang kinuha ng isang mahusay na bentahe sa aspetong ito. Ngunit ang mga tagasunod mula sa dalawang panig ay may kahit na kapangyarihan. Ngunit kung isasaalang-alang na ang Xiaoyao School ay may mas maraming tao upang labanan, kaya ang kanilang kabuuang kapangyarihan ay talagang mas mataas kaysa sa Tianshan School. Ang labanan ay lubhang marahas nang magsimula ito. Ang Tianshan School ay nasa isang dahado, ngunit ang kanilang moral ay hindi bumaba ng kaunti, at lahat ay hindi nagligtas sa pagsisikap na lumaban. Mas maraming tao ang Xiaoyao School. Sa sobrang lakas, dinala nila ang lahat sa harap nila, at mataas ang kanilang moral. Nang makitang nagsimula na ang labanan, nag-alab ang pagnanais na makipaglaban sa mga mata ni Roosong. Buong kumpiyansa ang ipinakita sa kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Yinrong nang may pagmamalaki, at sinabing may yelo, alam mo na hindi mo ako matatalo. Bakit hindi na lang sumuko? Kung gagawin mo ang matalinong pagpili, ang iyong mga tagasunod ay hindi mamamatay. Sa malungkot na mukha, malamig na sinabi ni Yinrong, hindi kami magiging mga pagsuko mo kahit na mamatay kami. Ipinikit ni Roosong ang kanyang mga mata, at mabangis na sinabi, dahil nga, pumunta na kayo sa impyerno. Quiz. Sa sandaling iyon, naging matalim na palaso si Roosong, at bumaril patungo kay Yinrong. Ang kanyang bilis ay mabilis at hindi ka panipaniwala, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi magagapi at marahas. Habang tumatakbo siya, ang malaking tunay na enerhiya ay lumalabas sa kanyang katawan, na sumasakop sa langit at lupa, at naglalaman ng matinding kapangyarihan. Boom! Sa isang iglap, nilapitan ni Roosong si Yinrong. Nagpakawala siya ng suntok habang papalapit, at pagkatapos ay ang suntok na nagdadala ng pinakamabangis na kapangyarihan ni Roosong ay tumama kay Yinrong. Si Roosong ay nasa gitnang yugto ng Virtuoso Face, at ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang suntok ay mas mabangis. Ang tunay na enerhiya ay sweep forward at tila nabasag ang mga bundok. Gayunpaman, natama ni Roosong ang isang ghost image na pag-aari ni Yinrong. Ngunit nawala si Yinrong. Sa mahalagang sandali na ito, ginamit ni Yinrong ang instant movement. Ang instant movement ay maihahambing sa shape-shifting, ngunit mas maganda ito. Hindi lang kaya nitong baguhin ang posisyon, kundi panatilihin din ang dating imahe, para malito ang kalaban. Ito ay isang napakalakas na paraan ng pag-iwas, at ang mga normal na tao ay hindi nakakaintindi nito. Ang mga tao lamang na may malakas na martial power ang makakagawa nito, at makakakonsumo ito ng maraming tunay na enerhiya. Nagbago ang mukha ni Roosong nang mapagtanto niyang nakatama lang siya ng ghost image.
Pero bago pa man siya makapagreaksyon, bigla na lang siyang sinalubong ng malakas na hangin mula sa kanang bahagi. Dumating ang malakas na hangin, at naglalaman ito ng walang katapusang kapangyarihan. Halos wala na sa conditional reflex, itinaas ni Roosong ang kanyang braso para depensahan. Bang! Ang lakas ng tunay na enerhiya na dala ng malakas na hangin, tumama sa kanang braso ni Roosong, gumawa ng malakas na tunog, at lumikha ng magulong hampas ng hangin. Depende sa impact na ito, mabilis na lumipad pa atras si Roosong. Pinatatag niya ang kanyang katawan sa loob ng 10 metro ang layo, at hinarap si Yinrong na katatapos lang umatake sa kanya. Mabilis. Ngunit kailangan mong malaman na ang ganap na kapangyarihan lamang ang pinakamalakas sa mundo. Gaano man kabilis ang paggalaw ng iyong katawan, ito ay pandagdag sa habang buhay, at hindi kailanman umabot sa pinakamalakas na rurok. Pagtingin kay Yinrong, nasambit ni Roosong. Well, baka masyado kang confident. Hindi mo pa ako napapabagsak. Malamig na sabi ni Yinrong. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo. Mabangis na ungol ni Roosong, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang figura. Sa pagkakataong ito, ang kanyang bilis ay mas mabilis, tulad ng isang bala mula sa isang baril, at mabilis na lumipad patungo kay Yinrong. Nang umatake, pinakawalan niya ang kanyang genuine energy ng virtuoso face. Habang papalapit siya, winalis niya ang kanyang binti patungo kay Yinrong. Tila nawalis lang ni Roosong ang kanyang isang paa, ngunit sa katunayan ay lumitaw ang napakalaking anino ng binti na naglalaman ng walang katapusang tunay na enerhiya. Naglakas loob si Yinrong na huwag pabayaan ito. Sa sandaling kumislap ang katawan ni Roosong, nailabas niya ang tunay na enerhiya ng virtuoso face sa loob kanyang katawan at ginawa itong isang purong kapangyarihan. Nang walisin ni Roosong ang kanyang paapasulong, nang walang pag-aalinlangan, dala ni Yinrong ang pinakadalisay na kapangyarihan at winalis din ang kanyang binti. Bang! 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 Si Yinrong ay mas mabilis kaysa kay Roosong. Sa isang iglap ay nagtama ang kanilang mga paa. Maaring lumikha si Roosong ng napakalaking anino ng binti gamit ang isang paa, ngunit masiksik ang kay Yinrong. Ang mga anino ng kanilang mga binti at tunay na enerhiya ay nabasag sa isa't isa, at nagbuga ng kamanghamanghang kapangyarihan. Pagkatapos ng isang pag-atake, lumipat sila pabalik, at gumawa ng distansya sa pagitan nila. Pinaikit ni Roosong ang kanyang mga mata, at tumingin kay Yinrong, na binibigkas sa malalim na boses, "Bueno, ang iyong kapangyarihan ay umabot na sa limitasyon ng ikatlong yugto ng virtuoso face. Hindi magtatagal para makapasok ka sa ikaapat na yugto." Sa laban ng iyon, talagang sinusubok ni Roosong si Yinrong. Ngayon ay alam na niya ang kapangyarihan ni Yinrong, na maaaring ang pinakamataas sa mga elite ng dating yugto ng virtuoso face. Ngunit gayunpaman, siya ay nasa dating yugto pa rin ng virtuoso face, ngunit si Roosong mismo ay umabot sa gitnang yugto. Kaya malayo pa rin ang kapangyarihan ni Yinrong sa kanya, kaya hindi sineseryoso ni Roosong si Yinrong. Bago marinig ang tugon ni Yinrong, patuloy na sinabi ni Roosong, "Ngunit hindi kita bibigyan ng anumang pagkakataon na makalusot. Ngayon, hahayaan kitang magwakas dito magpakailanman." At pagkatapos, ang tunay na enerhiya sa katawan ni Roosong ay sumabog lahat. Ang ginawa lang niya noon ay subukan si Yinrong, kaya hindi niya nagamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya magsisikap na sirain si Yinrong. Si Roosong ay napunta sa pinakamalakas na estado habang ang tunay na enerhiya ay sumabog, at siya ay parang demonyo sa sandaling ito. Oh! Marahas na umungol si Roosong, at agad na pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Noon lang, nakita na lamang na maraming darts ang nagmula sa katawan ni Roosong, na naglalaman hindi lamang ng pinakamalakas na tunay na enerhiya ni Roosong, kundi pati na rin ng mapangwasak na galit, na parang kayang sirain ang lahat. Hindi mabilang na mga darts ang dumaan sa walang laman na espasyo, nagdala ng marahas na puot sa pagpatay, at binaril patungo kay Yinrong. Ngunit ang bilis ng darts ay masyadong mabilis, at ang dami ay napakalaki. Mahirap itakwil ni Yinrong ang lahat ng darts kahit na gumamit siya ng instant movement. Hindi siya makaiwas ngunit humarap sa kanila. Nang walang pag-aalinlangan, agad na pinakawala ni Yinrong ang matinding kapangyarihan ng ikatlong yugto ng virtuoso face sa loob ng kanyang katawan. Tian Shan Pam. Sa isang sigaw, mabilis na iniunat ni Yinrong ang kanyang mga kamay, at hinarap ang mga darts. Lahat ng isang bigla, ang kamanghamanghang kapangyarihan ay lumalabas sa kanyang palad. Ang kanyang palad ay parang Tian Shan Mountain, na mataas at marilag. Tila kayang-kaya ng kapangyarihan ang isang malaking hukbo. Boom! Ang hindi mabilang na darts ni Roosong ay bumagsak sa power palm ni Yinrong. Sa isang iglap, ang mga darts ay nagyelo, at ang mapangwasak na kapangyarihan sa loob ng mga ito ay tila nagyelo rin. Nagtagumpay ang Tian Shan Palm ni Yinrong na makayanan ang mga pana ni Roosong. Ngunit sa oras na ito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa bibig ni Roosong. At pagkatapos, nang walang salita, marahas siyang nagpakawalan ng suntok.
Biglang nabasag ng kanyang suntok ang lahat, at umatake patungo kay Yinrong. Ito ay isang pag-atake na ginamit ni Roosong ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at ito ang kanyang lihim na panlilin lang. Ang tunay na enerhiya sa loob ng suntok na iyon ay hindi mapigilan, at agad na tinamaan si Yinrong na hindi nakasagot. Matapos matamaan, biglang lumipad pa atras ang katawan ni Yinrong. Parang kumukulo ang hangin at dugo sa katawan niya. Habang lumilipad siya pabalik, bamuka ang kanyang bibig, at bumulwak ang isang bibig ng dugo, na nagpapula sa kalangitan. Guro! Nalaman ni Leng Zhu na nakikipaglaban na si Yinrong ay inatake, at pagkatapos ay sumigaw siya kaagad. Nang makita ito, ang tagasunod ng Shaoyao School na lumalaban kay Leng Zhu ay mabilis na nagbitaw ng palad, at direktang inatake si Leng Zhu. Puh! Ay walang oras upang tumugon, at siya ay inatake. Agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang katawan ay lumipad din pabalik. Sa buong eksena, tila nabigo ang Tian Shan School. Ang ilan sa mga babaeng tagasunod mula sa Tian Shan School ay nasaktan, at ang ilan sa kanila ay nahulog sa lupa. Mayroong mahigit 10 kababaihan ng Tian Shan School na nakahandusay sa lupa. Sa labanang ito, tiyak na mabibigo ang Tian Shan School. Matapos lumipad ng paatras ng malayo, nabasag ng husto si Ying Song sa lupa. Parang sira ang katawan niya, at parang sisibog ang viscera niya. Ang kanyang kapangyarihan ay naalis, at siya ay naging mahina at walang kapangyarihan. Dahil sa pinakamalakas na pag-atake ni Roosong, nawala si Yinrong sa kalahati ng kanyang buhay. Ngunit gusto ni Roosong na siya ay mamatay. Nang bumagsak si Yinrong sa lupa, humakbang si Roosong at dahan-dahan ang naglakad patungo kay Yinrong. Naramdaman ni Yinrong na si Roosong sa sandaling ito ay parang demonyo. Ngunit walang magawa si Yinrong nang papalapit na ang Diablo. Siya at ang Tian Shan School ay nakatakdang mamatay ngayon. Ang kanyang katawan ay naging malambot, at ang kanyang puso ay patay na. Lumapit si Roosong kay Yinrong, at tumingin sa kanya mula sa itaas. Ang kanyang nakamamatay na galit ay sumisikat, at ang kanyang mga mata ay walang malasakit at matalas. Malamig niyang sinabi, dahil kailangan mong piliin na mamatay, kung gayon ikaw lang ang matutulungan ko. At pagkatapos, itinaas ni Roosong ang kanyang kamay, at magpapakawala na sana ng nakamamatay na pag-atake kay Yinrong. Ngunit, sa pagkakataong ito, biglang sumigaw si Andy na hindi pinansin ng lahat, huwag mo siyang sasaktan.